bagong upo na Senate President, hindi susunod sa kagustuhan ng Malacañang. Tama naman. Kasi, di ba, equal branches of government. So itong memorandum circular ay para lang sa under ng executive department. The memorandum on the bagong Pilipinas hymn and pledge is in violation or goes beyond the mandate of RA 8491. Magandang araw mga kaibigan. Ito ang bagong upo na Senate President, hindi susunod sa kagustuhan ng Malacañang. Baka matulad siya kay former Senate President Miguel Zubiri. Okay, nagpahayag itong si Senate President Chis Escudero na yung bagong direktiba, memorandum circular ng Malacañang, yung pwersahan na bagong Pilipinas hymn at saka pledge eh isasama na awitin, ipanata every flag ceremony. Nako, nagsalita ang Senate President, hindi kami kasali dyan. Yeah. Pang executive lang yan. Legislative at judiciary, hindi kami sakop. Ganon ang payag ng Senate President. Na tumitama naman. Kasi, di ba, equal branches of government. So itong memorandum circular, eh para lang sa under ng executive department. So, yun po. Klaro na pahayag ng Senate President, hindi sila kasama. Hindi sila susunod doon. Okay? So, I don't know. Baka naman another kudita ang mangyari sa Senado dahil lang, hindi naman siguro. Okay? Kasi kay ex-Senate President Zubiri, mabigat yung sa kanya dahil tsa-tsa at saka PDEA leaks yung hindi niya sinunod. Okay, isa pang senador na kumontra. Si Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel. Para sa kanya, hindi rin. Binatikos o kahit sa executive department, hindi rin dapat, sabi niya. Dito, sa headlines ng Philippine Star, law needed to order singing of Bagong Pilipinas. According to Senator Pimentel, yung Memorandum Circular Number 52 is not enough. Kailangan ng batas. Okay? So, basahin natin yung kanyang suggestion. I suggest, sabi ni Pimentel, I suggest that the executive branch submit a bill containing those ideas to amend the existing law governing the national anthem, pledge, and flag raising ceremonies. The memorandum circular is not sufficient. I believe a law is needed in order to authorize that. Pimentel, nagsasalita, bar top notcher. Kalimutan ko anong year ito nagkapasasabal. Basta top notcher siya. Mayroon na kasi tayong batas. RA 9841. Yes, yeah. RA 9841. Yung batas na yon mandated talaga na sa lahat ng mga gatherings, gobyerno, basta dito sa Pilipinas, ang bawat Pilipino kantahin yung lupang inirang with fervor, passion, galing sa puso. O, batas yun. So, according to the Bartop Nature, eh, kailangan, ano, kailangan mag-submit ng bill at i-amend yung Republic Act 8491. Nabaliktad. RA 8491, ito po yung ano.
So, Section 38, nakalagay ito sa RA 8491, stipulates that whenever the national anthem is played at a public gathering, it must adhere to the musical arrangement and composition by Julian Felipe. Attendees are also expected to sing the national anthem with fervor. Malala ko nung martial law, high school ako noon eh. Tinuro, pinakanta yung Bagong Lipunan song. Unang pagkadinig ko pa lang, ang ganda yung tono, yung marcha. May bagong silang, may bago ng buhay. Nakakadala sa emosyon, nakakatat sa patriotism, nationalism, yung Bagong Lipunan. Ito ngayon, itong bagong Pilipinas hymn, yung mga nabasa kong comments, mga articles, ano daw, parang para sa hip-hop, parang wala, it's not a hymn at all. It does not inspire. It does not touch the heart, yung patriotism. Wala lang. Nananawagan lang ng pagbabago. Ganun lang. Kaya lang yung composition, malayo. Lyrics, malayo. Malayo. Okay. So, ano pa? It is important, ito, may isang profesora na bumatikos din. Law Professor Mel Santa Maria of Far Eastern University. Sabi niya, the memorandum on the Bagong Pilipinas hymn and pledge is in violation or goes beyond the mandate of RA 8491 or the flag and heraldic code. So sabi ng professor ng Piate, the office of the president just transgressed the law which it claims it is implementing. Violation. Okay. So, the good professor, sabi niya, yung memorandum circular number 52 is a coercive memo. Namimilit. Yung kanta ito, yung Bagong Lipunan hymn kunuhay, na una kong narinig sa YouTube channel ng DepEd. Binasa ko yung mga comments. Halos 80% sa mga comments against sila sa hymn na ito. Mga teachers na ito. Diba, ang title is Panahon ng Pagbabago. Ano sabi ng mga teachers? Ang daming sabi, panahon ng panggagago. Bagong Pilipinas, ang nagbago lang ay ang presyo. Tumataas ang presyo, yun ang nagbago. Ano pa? Dalawang taon na, wala pa rin pagbabago. Oh. So, ano talaga? Ito pa. Hindi lang mga yung professor, pati itong Teachers Dignity Coalition. Nagpayag din na Teachers Dignity Coalition, a group of teachers ito, ha. Sabi nila yung calling, yung pagpuwersa na kantahin ang Bagong Pilipinas hymn is a move reminiscent of political propaganda tactics seen during the Marcos years. Inuulit lang panahon ng Marcos Senior. But again, dahil estudyante ako nung pinapakanta ito, ganahan ko. At hanggang ngayon, memorize ko pa eh. Tumatak sa puso't isipin ko. Talagang disiplina kailangan. Naging disiplinado ang tao nung panahon ng martial law. Experience ko yun, ha. So, sabi ng mga Teachers Dignity Coalition, the directive is impractical, unnecessary, and has nothing to do
with educating students about nationalism and patriotism. Agree ba kayo? Hindi mo naman maituro yung ganyan sa kanta-kanta lang, lalo na kung okay lang sana kung maganda na hymn. Basta, I don't know kung napakinggan nyo na, napaka-pangit ang tono, napaka-pangit ang lyrics. Teachers, dagdag ng Teachers Dignity Coalition, this initiative is superficial attempt to instill a brand of governance that instead of genuinely educating school children about nationalism and patriotism through exemplary lives of our national leaders, resorts to mandatory recitations and songs. Nako, ang bigat nito. Dapat, sabi ng mga teachers, ang ipakita yung exemplary lives of our national leaders. Gusto nila ng mamamayang Pilipino ay magbago. Eh ano ang buhay ng ating mga leaders ngayon? Wala kang makitang inspiration dahil wala kang nakikita na pagmamahal sa bayan na yung bayan muna bago sarili. Walang ganun. Lalo na itong nangyayari ngayon, yung People's Initiative. Ilang billions pundo ang ginamit para pang ayuda na yun pala may kahalong deception. Ano pa? Budget natin. Ilang billion, 800 billion unprogrammed. Naging presidential pork barrel. Ang daming mga examples ng governance ngayon na hindi kaaya-aya. Eh how can you expect people to change for the better? Madali yung gustong magbago para tumulong. Madali yan. Ipakita nyo lang, serve. Set the example. Ganun lang yan. Napakasimple. Hindi nadadaanin sa kanta at mga meron na nga lupang hinirang. Di ba? Meron na. Tapos panatang makabayan. Bakit pa padadagdagan ng bagong lipo ng him at saka panata? Dubli-dubli lang. So, I agree with Senator Subiri na dapat magpasa ng batas. I-amend yung 8491 kung gusto nila. Hindi yung ganyan na alam martial law, ipipilit mo na lang lalo na sa mga estudyante.